magbabasa mula sa Aklat ng Karunungan. Ang mga matuwid ay nasa kamay ng Diyos at di sila makararanas ng kamuntimang pahirap. Sa akala ng mga hangal, ang mga matuwid ay namamatay. Iniisip nilang ang kamatayan ay kapahamakan at ang pagpanaw nila ay tuluyang paglaho. Ngunit ang totoo, sila'y nananahimik na. Bagamat sa tingin ng tao sila'y pinarusahan, ngunit ang totoo sila'y nasa buhay na walang hanggan. Ang kaunting pagtitiis nila ay tutumbasa ng malaking pagpapala. Napatunayan ng Diyos na sila'y karapat-dapat. Sila'y kanyang sinubok tulad ng ginto sa tunawan, kaya't sila'y tinanggap niyang parang handog na sinunog. Pagdating ng Panginoon para gantimpalaan ang mga banal, magniningning silang parang ningas na nagliliyab na dayami. Sila ay mamamayani sa mga bansa sa daigdig, at ang Panginoon ang maghahari sa kanila magpakailanman. Ang mga nagtitiwala sa Kanya ay makauunawa sa katotohanan ng Kanyang pamamaraan, at ang mga naging tapat sa Kanya ay mamumuhay na kasama niya sa Kanyang pag-ibig, sapagkat siya'y mabuti at maawain sa Kanyang mga hinirang. Ang Salita ng Diyos. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Totoo nga at may bibig, ngunit hindi magsasalita at hindi rin makikita mga matang sadyang sadya, at hindi rin makarinig ang kanilang tainga, ni hindi rin makaamoy ang ginawang ilong nila. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Laging buhay ang pag-asa, patuloy ang pananalig. Bagamat ang aking sabi, ako'y ganap ng nalupig. Bagaman at ako'y takot, nasasabi ko kung minsan, wala kahit isang tao na dapat pagtiwalaan. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Masakit sa kalooban ng poon kung may papanaw. Kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Panginoon, naririto akong inyong abang lingkod. Yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nabinyagan kay Kristo Jesus ay nabinyagan sa Kanyang kamatayan? Sa makatwid, tayo'y namatay at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng binyag upang kung paanong binuhay na muli ni Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo na may mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Ngunit tayo'y naniniwalang mabubuhay tayong kasama ni Kristo kung namatay tayong kasama niya. Alam nating si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa Kanya ang kamatayan. Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama, at hindi ko itataboy ang sinumang lumapit sa akin, sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin, at ito ang kanyang kalooban. Huwag kong pabayaang mawala kahit isa sa mga ibinigay niya sa akin, kundi muling buhayin sila sa huling araw, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama. Ang lahat ng makakita at manalig sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po, mga kapatid kay Kristo. Ito po si Father JD ng Archdiocese of Manila. Pagnilayan po natin ngayon ang salita ng Diyos, salita ng buhay. Mga kapatid, isang mapagpalang araw po ng paggunita sa lahat ng mga yumao ngayong araw na ito. Alam ko marami sa inyo ang umuwi sa inyong mga probinsya,
mga pinagmulan upang makiisa sa mga kamag-anak sa paggunita sa mga mahal natin sa buhay na yumao na. Ang araw na ito ay hindi lang paggunita sa mga mahal natin sa buhay na yumao, kundi sa lahat ng mga yumao, lalo na yung mga walang nakakaalala. At ang araw din na ito ay panahon para pagnilay-nilayan ang sarili nating pagyao, ang kapalaran nating lahat ng mga tao, na isang araw lahat tayo ay yayao at mamamatay din. Kaya sa araw na ito, magandang pagnilayan natin. Ano ba ang Kristiyanong pag-unawa sa kamatayan, sa pagyao? Alam niyo po, sa salitang Tagalog, nakakatuwa kasi yung mga salita natin tungkol sa pagyao ay napakaakma sa diwang Kristiyano. Meron tayong tatlong paraan ng pagsabi na ang isang tao ay yumao. Diba? Una, minsan pag tao yumao, sasabihin natin siya ay binawian ng buhay. Maganda yun, no? Pag sinabi natin na ang tao ay binawian ng buhay, ibig sabihin, ang buhay ay hindi pag-aari. Ang buhay ay hinihiram. Kaya't isang araw, ang buhay ay pwedeng mabawi. May nagpahiram sa atin ng biyaya ng buhay. At hindi ba kapag hiniram lang natin, gagamitin natin sa paraan na naaayon sa kalooban ng pinaghiraman? Ikaw ba may nanghiram sa iyo ng ballpen? Tapos binastos-bastos ang paggamit ng ballpen, matutuwa ka ba? Hindi, kasi ikaw may-ari dun eh. Iyo yun. Ganun din sa buhay. Pinahiraman tayo ng Diyos ng buhay. Buhay na galing sa Kanya. At hangad niya na gamitin natin ang buhay, pakinabangan natin ang buhay sa paraan na naaayon sa Kanyang kalooban. Banal, marangal, mapagmahal. Kaya yan, no? Yan ang ibig sabihin ng Kristiyanong pagyao. Ang Kristiyanong pagyao ay pagsasauli ng ating buhay sa Panginoon. At anong buhay ang isasauli natin sa Panginoon? Sige nga. Ngayong araw ng paggunita sa mga yumao at sa paggunita sa pagyao, balikan mo ang buhay mo. Sa araw na isasauli mo ang buhay mo, anong itsura niya? Anong itsura niya? Pangalawang salita na ginagamit natin tungkol sa pagyao ay sumakabilang buhay. Di ba? Pag namatay ng tao, sasabihin natin mga Pilipino, oh, sumakabilang buhay na siya. Ano ibig sabihin nun? Pag sabi sumakabilang buhay, ibig sabihin nun, ang buhay natin hindi natatapos sa buhay na ito. Na kahit mamatay tayo, may buhay sa kabila ng buhay na ito. Ha! May kabilang buhay. Minsan kasi, nabubuhay tayo na parang ang buhay natin, itong buhay lang na ito. Oh, YOLO, yan ang sinasabi. You only live once. No. Sa ating mga Kristiyano, you only live forever. Kasi may kabilang buhay. Huwag tayo mag-isip na, oh sige, tatamasahin ko na lahat, lalasapin ko na lahat, kahit masama, kasi ito lang buhay ko. Hindi po. May buhay sa kabila. At lahat ng kagagawan natin ngayon ay may implikasyon sa kabilang buhay. At gayon din, ibig sabihin ito, yung mga mahal natin sa buhay na umanaw na, hindi sila nawala. Madalas iniisip natin na pag namatay na ang tao, wala na siya. Hindi po, hindi siya nawala. Patuloy siyang nabubuhay
sa kabilang buhay. Patuloy siyang umiiral. Patuloy siyang minamahal. Patuloy siyang nagmamahal. At bakit kaya nating sabihin ito? Kasi sabi ni Jesus sa sulat ni San Pablo sa sulat niya sa mga taga-Roma, no? Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos kahit na ang kamatayan. Gayun na lamang ang pag-ibig ng Diyos na tinanim niya sa puso natin, lalo na nung nabinyagan tayo, na may makalangit na katangian ang buhay natin. Hindi yon pababayaan ng Diyos na mawala o mawaglit na lang. Kaya may kabilang buhay. Minsan kasi nabubuhay tayo na parang yung mga mahal natin sa buhay na namatay, parang wala na sila. Huwag sanang ganun. Mga magkakapatid, nag-aaway-away tungkol sa mana, palibhasa, iniisip, ang mga magulang, wala na. Hindi po. Patuloy silang nabubuhay. Patuloy nating nakakaugnay. Patuloy na umiiral at nagmamahal. Kaya sana patuloy nating minamahal. Yun ang pangalawa, no? Sumakabilang buhay. Pero may pangatlo pa at ito ang mas maganda. Higit sa pagbawi ng buhay, higit sa pagkabilang buhay, ang Kristiyanong pagpanaw ay pag-aalay ng buhay. At iyan ang itsura ng pagpanaw ni Jesus. Sabi sa chapter 19 ng Gospel ni St. John, He gave up His spirit. Inalay niya ang kanyang hininga, ang kanyang buhay. Ano ang magiging itsura ng kamatayan natin? Parang walang kahulugan lang ba? Na basta na lang nawala? Sana ang magiging kamatayan natin, na lahat tayo haharapin natin, ay maging pag-aalay ng buhay. Ibig sabihin ito, ngayon na nabubuhay tayo, malusog man o may sakit, mayaman man o mahirap, practicein natin araw-araw ang mamatay sa sarili natin, to die to ourselves, at ialay ang ating buhay ng buhos, lubos, kahit maubos. Ialay sa Diyos tungo sa kapwa, maglingkod, magmahal. Ang taong nabubuhay na hindi nag-aalay ng buhay, anong tawag dyan? Papatay-patay. Pero yung taong buhay na nag-aalay ng buhay, kahit mamatay, buhay na buhay. Buhay na buhay. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa biyaya ng buhay. Nawa, maging handa kami sa araw na isasauli namin ang aming buhay sa iyo. Maglalakbay sa kabilang buhay. At ang buhay na ito, habang buhay, ay inaalay sa iyo tungo sa kapwa-tao.